guys, good evening. So for today's vlog mag-food trip lang tayo. Dito lang tayo sa may Santa Maria, Bulacan. Ramen house siya. Japanese resto, pero specialty nila mga ramen. Nakalimutan ko ano pangalan. Hindi na ko lang kasi chinek. Kumaya na lang makikita niya. So currently nandito tayo sa may Gawayan, Bulacan. So tuwing gabi muna ako nagbablog guys, kasi sobrang init sa umaga sa tsaka sa hapon. Hindi ko kaya mag-vlog. Sobrang init, nakakahapo masyado sa katawan. Mamaya ma-heatstroke ako. Kaya umiiwas muna ako mag-vlog sa hapon. Kaya gabi na lang muna. Since maganda naman yung camera natin sa gabi. Well, sponsored yan ni Insta. Insta360ph, thank you. Thank you so much sa camera na to. Pero hindi naman ganun ka-traffic. Sakto lang. Ako po, Diyos ko, lubak-lubak. My God. Oops, may bato. Oo nga eh. Tinataasan pala, no? Ayos guys, hindi nababahain dito. Tinataasan pala tong area na to. Dahan-dahan lang, off-road gaming. Sakit sa braso. Yun. Ayos. Ito pala, nataasan na to, no? Ang tagal na namin dinadaan dito. Tinataasan na pala. Ito, dito, okay na to, no? I mean, matagal na to, eh. Galing. Tama lang yan, tinataasan para hindi magbaha-baha rito. Grabe kasi baha dito, guys. Kahit hindi bagyo, basta malakas ang ulan. Grabe yung baha. Sobra. Naranasan ko na po yun. Talagang wala nakakadaan kahit motor. Quit! Quit! Ayan. Pag nakita mo na yung pure gold, Bukawe, merong right turn dyan papuntang ano. Paglagpas, paglagpas, hindi dyan mismo sa pure gold. Paglagpas ng pure gold. Ito na. Yan. Ito na yung papasok ng Philippine Arena. Malalaking concert. Ayan, dito ginaganap yun. Ayan, mas nagiging traffic dito. Alright. Pasok kayo din niya. Ay, medyo may kadiliman nga lang dito guys. Actually dapat dito lang kami bande. Kaya lang naalala ko bigla yung ramen na yun. Malapit lang pala rito. Shit, nakalimutan ko pa rin yung pangalan niya. Okay. Mas nagsisimula sa letter G. Dahil naka-parking, oh. Dami kasing mga na rito guys. Marami na rin establishments dito. Ayan, oh. Dapat dito lang ako maghahanap-hanap ng mga shits, eh. Ang kakainan. Dami rito. Daming kainan, ayan, oh. Dahil naka-parking, oh. Ayan, mga food. Next time dito tayo. Next time. Dati kasi wala yung mga yan guys, eh. Hindi ko alam. Pwede pala tayo dito next time, sige. Slow down. Alright.
Ayan, pag kumain ng ka-enlet. Kumain ng ka-enlet yan. North Luzon, Ekpetway. Labo, puta. What a joke. Oh, grabe yung dilim. Ano kaya result mamaya nito sa recording ko? Maganda pa rin kaya kapag ganito kadiling wala talagang ilaw sa kalsada, kundi yung mga ilaw lang ng mga kotse. Wala, walang mga ilaw po sa rito eh. May kinainan na kami dito eh. Route 89 ba yun? Nakakalimutan ko eh. Teka, tuturo ko sa inyo. Kaya route diner. Ayan na yung route diner shit. Ayan na. Route diner. Route 95. Yan. Masarap dyan guys. Nakakain na ako dyan. Kaya lang, hindi ko alam kung na-vlog ko ba o ano. Hindi yata. Masarap, masarap. Sobra. Okay, malapit na tayo. Sa kakainan natin. After lang ng kalsada na to. Doon lang sa may sea oil. Ay, sa Kigo. Okay. So, tawid lang tayo rito. Ako, wala nang slot. Nalebe, baba ka muna. Bali, ito nga pala yung mga in-order namin. Tantan men, curry katsu, keigo ramen, Japanese cheesecake, add-on sa aji tamago, tsaka meron pa kaming in-order na matcha ice cream. So, tinesting ko muna yung lapot ng broth. So, kung mapapansin nyo, medyo malapot talaga siya. Tsaka nagpifilm na yung ibabaw. Dapat talaga kainin nyo kagad yan habang mainit pa. Huwag nyo kayang lumamig. Una kong tinigman muna yung broth. Napakalinamnam nung tokotsu based soup nila. Kalasa niya yung sa Mendokoro. Sobrang rich din ng broth. Nakakaumay kapag nakarami ka. Yung spicy level niya sakto lang para sa akin. Feeling ko next time kapag kakain ako dito ulit, papadagdagan ko pa ng anghang. Pagdating naman sa noodles, ganito yung gusto kong type ng noodles eh, yung medyo manipis. Ayoko nung medyo makapal. Kasi yung sa Mendokoro, nung natry ko doon, makapal yung noodles, hindi ko natripan. Sa price niyang 298 pesos, wag ka nang mag-expect na medyo marami siya. Kumbaga, sakto lang. Hindi katulad nung sa iba na marami. After ko maubos yung isang bowl ko, medyo naumay ako kaya sakto umorder kami na itong matcha ice cream. Masarap to. Masarap yung pagkapait niya. Mas lamang yung pait kasi kaysa sa tamis. Hindi ko lang sure kung anong brand ng ice cream to, pero ang sarap niya. 49 pesos, 2 scoops. Pwede na. Okay, so next kong tinikman itong Keigo ramen. Halos pareho lang siya nung broth kasi nung tantan men. So, yeah, same lang ng lasa. Nang wala lang yung natty flavor. Yung chasu na kasama rito, masarap. Medyo malalasa mo talaga na na-marinate siya. Tsaka malambot. Yung aji tamago, tamang-tama yung pagkakaluto ng egg. Creamy-creamy yung loob. Inubos ko lang yung noodles tsaka ibang ingredients dito. Hindi ko na kayang ubusin yung broth kasi sobrang linamnam na. Umay na ako sobra. Kaya after nung bowl na yun, kinain ko na lang tong matcha ice cream para makat yung umay sa dila ko. Grabe, sobrang fatty talaga nung broth. Pero masarap ah, don't get me wrong. Masarap siya. Itong Japanese cheesecake nila, very light lang yung flavor. Mas light siya dun sa kung nakatikim na kayo ng Komori na cheesecake. Meron sa mga SM nun eh. Yun kasi sa Komori medyo malat. Ito light lang. Sakto-sakto lang. Hindi mabigat sa tiyan. Tsaka yun nga. Very light yung feeling kahit sa bibig. Feeling tol. Feeling hindi feeling. So kung gusto nyo pumunta rito, tandaan nyo lang tong sisiw na to. Yan yung isang palatandaan. Tsaka ilalagay ko na lang yung address sa description box.
Bali, meron silang tatlong branches. Itong pinuntahan namin, yung sa Santa Maria, Bulacan. So, yun lang guys. Hanggang dito na lang yung video. Thank you.